Hello! Hello, hello viewers! Ako po si Donna at nagsishare po ako o gumagawa ako ng mga video all about plants. For today's video, share ko sa inyo yung 10 plants na natsugi ko, na napatay ko. Pero still, hindi ko sila tinigilan. Bumili pa rin ako bumili hanggat nakapagpabuhay ako. Hanggat nalaman ko kung ano yung mga gusto niya. Kasi gustong gusto ko talaga siyang mapabuhay. Kaya hanggang ngayon. Kaya ngayon, tuwan-tuwa na ako kasi nakapagpabuhay na ako sa kanila. Pero yung iba naman dito sa 10 ano na to ay parang hanggang ngayon ginagamay ko pa kung paano siya bubuhayin. Number one sa plants na hindi ko talaga tinigilan para makapagpabuhay ako sa kanya ay itong Magnificum ko na to. Ayan. Dati, hindi ko talaga ako makapagpabuhay nito. Lagi siyang napapatay. One leaf lang kasi yung nabibili ko. Lagi siyang napapatay. Lagi siyang 2 years ago ata, hindi ko talaga siya malaman kung anong gusto niya. Kasi gustong gusto ko yung mga ganito. Kahit ang mahal-mahal pa ng mga bili ko sa kanya dati. Parang 400 isang dahon. Tapos hindi pa masyadong malaki yon, super liit pa. Hindi talaga ako makapagpabuhay sa Magnificum na tong Anthurium na to. Kaya nung nakapagpabuhay na ako sa mga Crystallinum na nabili kong maliliit. Mula sa maliliit na, yung maliliit na dahon lang ang binili ko. Mga ganito, mas maliliit pa dito. Ito kasi medyo lumaki na to eh. Mas maliliit pa dito, naglagas na kasi yung mga dahon nito eh. Yung maliliit. Mas maliliit pa dyan yung mga dahon na yun, mga nabenta ko na. Yung iba, siguro may tira pala ko dito, konti. Pero, nakapagpabuhay na ako sa kanila mula sa ganun hanggang sa nakapagpalaki na ako. After 2 years, ayan na siya oh. Diba, si Magnificum ko dito. Ito, hybrid daw to ng Crystallinum. Meron daw siyang breed ng Crystallinum. Diba, katulad nito. Ginaganto kasi yan oh. Parang binibreed siya sa babae, tapos lalaki na mga ganito. Na mga fluorescence nila. Tapos, hindi ko talaga sila tinigilan hanggat hindi ko napabuhay. Hanggang sa pagpabuhay ako. Pero worth it naman yung pagkukulit ko sa kanila kasi nalaman ko kung paano sila alagaan, nalaman ko kung paano sila kung ayaw nila ng ganito, ayaw nila ng ganyan, ayaw nila talaga ng overwatering, ayaw din nila ng hindi sila dinidiligan. Kasi pagka na-overwater sila, pumapangit yung mga dahon nila para silang mga anong tawag dito? Kalateya. Parang ganon. Sa mga kalateya, ayaw ng overwater, ayaw naman ng underwater. Pero mas tolerate nila yung mga yung mga uhaw-uhaw naman kahit papano. Kahit mga 3 to 4 days na hindi sila diligan or mauuhaw sila. Okay lang sa kanila. Huwag lang isang linggo talaga na totally wala talaga silang tubig na nakukuha. Doon sila na tutuyo. Doon sila namamatay. Tapos yung mga yung mga ugat niya, gusto niya naka-elevate. Ayan oh, gusto nilang ng mga naka-elevate. Kasi pag hindi yan naka-elevate, yung talagang lubog na, dun sila namamatay. Di ko alam kung bakit. Dito sa akin ha, yun yung danas ko sa kanila. Kasi madalas, pagka nire-repat ko yung mga ganun ko, yung mga nabibili ko sa silang na Anthurium, inilulubog ko talaga yung mga ganito. Tapos pagka lubog ko, dun na siya unti-unting nag-deteriorate, namamatay na, natsutsugi na hanggang sa hindi ko na talaga sila masave. Pero buti na lang talaga, worth it naman. Ang ganda kasi ng mga Anthurium, 'di ba? Hindi ako pala Anthurium dati, pero mahilig kasi ako sa mga veins. Mamahal kasi ng Anthurium, 'di ba? Kaya nung nakapagpabuhay na ako after 2 years, nakakapagbili, nagmura na kasi 'to kaya nakabili na rin ako ng mga ganito. Ito for keeps ko na 'to. Niripat ko na siya. Yan. Siya yung nilagay ko dito sa paso na 'tong mamahalin. Char. Mamahalin. Nakalimutan ko magkano bili ko nito. Parang 150 ata. Para hindi siya natutumba kasi yung pinaglagyan sa kanya super liit na. Hinahangin na siya so baka masira yung mga dahon. Eh yung mga dahon pa naman yung pinaka niya nakakapagpaganda sa kanya kasi ayan o pag walang sira, super beautiful talaga pag walang sira, 'di ba? Nakakapanghinayang. Kaya nga mamaya siguro ipopropagate yung mga maganda kong favorite plants, ipopropagate kasi kaysa maunahan ako ng aso naming makulit, laging nandiyan sa bintana inihulog yung mga halaman ko kasi gustong lumabas. Pag nakasarado yung pintuan, sa bintana siya gustong lumabas. Gawa nga nitong isa kong aso ko dito sa labas na pag umiiyak, gusto niya samahan. Siguro naaamoy niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanila. Basta gusto niyang lumabas. Naglalaglagan yung mga halaman ko. Number 2 na plants na hindi ko talaga tinigilan. Basta makapagpabuhay ako sa kanya. Malaman ko anong care and tip sa kanya. Tapos magkaroon ako every year ng mga bulaklak niya. Syempre flowering plants ito kasi mahilig ako sa flowers. Bago ako bumili ng mga ganito ay ni-research ko muna kung paano siya alagaan. Pero yung research ko na yon hindi pala talaga yung niya pag actual na syempre. Itong mga roses na to kasi kailangan pala talaga ng full
full-time na pag-aalaga or marami kang oras sa kanya. Kasi kailangan mo siya ng ipuprune mo everyday, puputulin mo yung mga sangasangang ano na, tuyo na, kasi para hindi mahawa yung mga ano niya, yung mga sangang okay o yung green na sanga. Kasi pag hindi mo pinuputol yung mga kulay brown na sanga, nadadamay yung mga ibang sanga na kulay green pa. So, hindi siya magkakaroon ng mga bulaklak pagka hindi mo siya pinuprune. Pero, napaubos ko na yung mga ano ko dito, yung mga roses ko dito, kasi hindi na kaya ng oras ko na mag-maintain ng mga roses. Pero may tinira pa ako dito ng isang piraso na PT Mini para meron akong every week, kasi minsan ang rose, or madalas pala ang rose, lagi siyang nagkakabulaklak every day, tatlo, ganyan. Nakakatuwa rin ng mga rose kasi parang nakakatanggal din siya ng stress mo pagka may pabulaklak na palabas, tapos makikita mo yung mga flower niya ay super ganda. Yun nga lang, pagka may roses ka, syempre palagi rin magkakaroon ng dadalaw-dalaw sa garden mo ng mga ano, ang tawag doon, paru-paro. So yung paru-paro na yon, pag nagala-gala yun, iipot yun ng ano, caterpillar. Ngayon yung caterpillar naman, yun yung kakain naman ng mga daon ng halaman mo. So, make sure na, ano pa rin, lagi ka pa rin mag-i-spray ng mga pesticide para hindi ubusin yung mga daon ng caterpillar. Kasi, yun talaga yung risk nun. Pag meron kang bulaklak, mabubulaklak sa garden, madalas may mga caterpillar or mga ngain talaga ng bonggam-bongga sa mga daon ng halaman mo. Hindi ko tinigilan tong roses na to kasi super ganda. Gandang-ganda ako sa mga roses na yan. Pero at least, kahit anong, ang tawag dito, gumawa ako ng video niyan eh. Kasi talagang ang lahat na danasan ko sa kanyang problema, shinare ko talaga dyan sa, ano na yan, ilalagay ko sa description box. Kung meron kang bagong rose na hindi mo pa alam kung paano alagaan, meron ako doon na shinare, nandyan sa description box kung paano ko sila iniwasan, inalagaan ng bongga para mapaganda nyo pa ng bongga yung mga roses niyo kung gusto nyo mag-alaga ng rose or bago pa lang kayong mag-aalaga ng rose. Number 3 sa plants na hindi ko talaga tinigilan para makapagpabuhay ako, na napatay ko na siya, tapos napabuhay ko ulit, napatay ko na naman, tapos bumili na naman ako ulit, ganon ang nangyari sa amin. Parang hindi ko talaga siya maiwasan na hindi bilhin kasi tuwan-tuwa ako sa bulaklak. Para na kasi siyang bulaklak, para na siyang bouquet pagka binigay sa'yo. Pero siguro nung nag-start akong mamigay ng mga ganito sa lola ko, sa mama ko, tsaka ako nalaman kung ano yung gusto niya. Mas naalagaan ko siya nung bumili ako ng marami, tapos binigay ko sa mga tita ko, sa mama ko, yung mga gantong plants. Mas nalaman ko kung ano yung gusto niya. Kasi itong mga aglaw na to, na Katrina, yung mga mapink-pink na yan, talagang ilang beses ba ako napatayan yan? Tatlo ata. Tapos napabuhay ko, napatay ko na naman hanggang sa nagkaroon na naman siya ng... Pero worth it naman talaga yung mga naranasan ko sa kanya, kahit nagsayang ako ng pera, kahit feeling ko ano talaga ako sa kanya, parang nabaliw-baliw ako sa kanya. Kasi ang tawag dito, nagsilbi din siyang aral sa akin yung mga lahat na natutunan ko nung napatayan ako. Hindi ko na siya ginagawa nitong mga nung mga bago na akong bumibili. Parang ganun, mas naiiwasan kong yung mga nagpagkakamali ko nung nakaraan. Tapos mas alam ko na kung ano yung gusto niya. So kahit na 3 pirasong dahon lang ang mapunta sa akin, napapabuhay ko na talaga itong, or kahit 1 piraso nga lang na free lang sa akin na ano, na aglaw, napapabuhay ko na talaga. Kasi dati talagang nagtutunawan sa akin itong mga aglaw na to, yung mga China plants na yan. Dati iniisip ko, ayoko nang bumili ng mga gantong China plants na to kasi napapatay lang, nabubulok yung mga dahon, na overwater ko, parang ganon. Hindi naman ako pala dilig kasi more on succulents ang gusto kong alagaan dati yun. Hindi ako pala dilig dati, pero natutunaw ko pa rin sila. Siguro, iba-iba kasi yung mga potting mix ko dati. Ini-invento ko lang. Pero ngayon, alam ko na kung anong pot yung gagamitin ko. Alam ko na kung anong potting mix ang gagamitin ko. Mga ganon. At least, worth it naman yung mga experiences na naranasan ko sa kanya. Kahit nakapatay ako ng mga aglaw. Ang ganda kasi ng mga dahon niya. So, nakaka-inganyo talagang bumili. Pag nakakita ako ng paso, na kahit ayoko na sa kanyang bumili dati, naiinganyo pa rin akong bumili, so bili pa rin ako ng bili hanggang sa natutunan ko naman. So okay lang kasi nakapagpabuhay na ako ngayon. Number 4 na plants na hindi ko tinigilan kahit na nakapatay na ako ng mother plant, kahit nakapatay na ako ng mga babies niya, pero hindi ko talaga tinigilan hanggat buti na lang din at nakapagpropagate ako bago ako napatayan ng mga mother plant. Kasi nasobrahan, kasalanan ko din kasi yun kung bakit na patay yung mother plant ko, kasi nasobrahan ko sa propagation. Pero hindi ko pa talaga sila tinigilan. Tsaka favorite ko kasi talaga yung mga dahon na mga ganun, mga ma-velvety. Ito yung Melanochrysum. Di ba ang hirap nila alagaan, naglalagas yung mga dahon, mabilis mag-yellow yung mga dahon. Pero hindi ko tila, nabubulol na.
hindi ko sila tinigilan hanggang sa nakapagpabuhay na ako kahit sa soil, ano nga to, sa loom soil, nakakapagpabuhay ako ng propagation. Kasi nakuha ko na yung kilitin niya, ang gusto niya lang ma-airy, basta yung loom soil niyo dapat ma-airy, yung mabilis iganon, hindi masyadong madikit na pating mix, mabubuhay at mabubuhay yung melanochrysum. At huwag niyo siyang ilalagay sa mainit na pwesto. Kailangan yung mahangin na pwesto, kailangan yung may mga katabi siya. Ayaw niya yung masyadong nagsosolo siya kasi ano siya eh. Tsaka ayaw niya laging basa yung dahon niya. Huwag kayong mag-spray ng mga dahon niya kasi ayaw nilang laging nababasa yung mga dahon niya. Or laging, or every other hour or every 2 hours nag-i-spray kayo or nag-mimist kayo sa mga halaman niyo. Huwag niyo isasama yung melanochrysum kasi ayaw nila, nagbubutas-butas sila. At make sure pag bibili ka ng melanochrysum, yung magandang variety na. Variety na hindi siya, ano, yung hindi siya, wala siyang mga butas-butas. Kasi pag nakitaan mo na nagbubutas-butas na yung mga dahon ng melanochrysum mo, ibig sabihin ay pangit yung variety na nakuha mo or pangit yung pagkaka-breed or yung pagkaka-cultured nung plants na nakuha mo. Same sa mga, ano, sa mga birkins. Pagka pangit na yung nabili mong birkins, yun na yun, tuloy-tuloy na yun hanggang sa lahat ng mga dahon niya ay magkaroon ng mga butas-butas o yung mga rust fungus. Ang ganda kasi ng mga dahon niya, yun nga lang matagal siya matagal ka makapagpalaki ng mga melanochrysum, pero ang ganda naman ng mga dahon niya. Siyempre, iba-iba naman tayo ng gusto. Ako kasi, parang feeling ko, para sa akin talaga, nagagandahan ako sa mga velvet type na mga dahon. Yun nga lang, medyo mga masensitive yung mga ma-velvet type na mga dahon. Kaya, kailangan mo talaga konting tiyaga, kailangan mo talaga medyo malinis yung pagkakaalaga mo sa kanila or iba yung pag-maintain mo sa kanila, unlike doon sa ibang mga hindi ma-velvet na dahon. Hindi sila masyado maarte, unlike sa mga ma-velvet ay medyo maarte. Eto ayaw din nila ng laging basa yung mga dahon nila. So, pag hindi natin kailangan na punasan, same sa mga melanochrysum at gaigas. Buti na lang si gaigas, may gaigas ako dito. Buti na lang si gaigas, hindi naman ako nakapatay ng mother plant niya. Favorite ko rin yan si Gigans. Tapos, ano pa ba? Si Mycans yan. Kung gusto nyo mag-start ng mga mabelbeti na mga dahon na hindi masyadong maarte, mag-start ka sa Mycans. Parang katulad din siya sa melanochrysum. Halos magkamukha sila ni melanochrysum. Yun nga lang, hindi siya maarte. Hindi siya uhawin, hindi siya matakaw sa pag-aalaga. Parang ganon. Mas less ang maintenance sa kanya kung bago ka pa lang mag-aalaga ng plants, mag-try ka muna ng Mycans bago ka mag-melanochrysum. Number 5 na plants na napatay ko na dati, tapos napatay ko, bumili na naman ako, mga ganon yung buhay namin, dalawa. Pero hanggang ngayon, bet na bet ko pa rin naman siya. Tapos ilang taon na to sa akin, parang 2 to 3 years na ata to sa akin natira dito. Mother na siya kasi marami na akong nakuha sa kanya. Ito si String of Tears. Meron din ako String of Pearl dati, pero mas gusto ko tong String of Tears kasi iba yung itsura niya at hindi maselan yung pag-aalaga sa kanya. Mas hindi siya maselan unlike kay Pearl. Kaya lang parang napapangitan ako kay Pearl kasi bilog na bilog siya, tapos pagka na over mo siya sa tubig ay sobrang lalaki siya, tapos puputok na siya. Unlike dito kay String of Tears na hindi siya ganun uhawin. Hindi siya masyadong sensitive sa tubig, parang ganun, kahit ma-overwater mo siya, everyday mo siyang madiligan kasi kasama siya ng mga String of Heart ko, hindi siya nagtutunaw. Hindi ko rin alam dati kung anong pag-aalaga ang ginagawa ko sa kanya. Iniingatan ko naman siya, pero lagi ako natutunawan dati nito. Pero nung nakuha ko yung kiliti niya, na hinahayaan ko lang siya, tapos pagpo-propagate sa kanya na tusok lang or patong lang minsan, nabubuhay ko na siya ngayon. Same sa mga String of Heart. Yan, yung mga String of Heart na yun, kita ba? Ayan. Same sa mga String of Heart, halos yung pag-aalaga ko sa kanya. Hindi na siya ngayon maarte. Kahit putulin ko lang yan, patong ko lang, kahit hindi ko na itusok, nabubuhay na siya doon sa paso na pinagpatungan ko lang. Nagkakaroon siya ng parang kamote-kamote, parang katulad sa mga ZZ plant. Magkakaroon siya ng mga kamote, tapos doon na siya mabubuhay hanggang sa humaba na ng humaba. Ganon din yung mga pag-aalaga ko sa mga String of Tears ko dito. Hindi naman marami kasi nabebenta ko naman yung ibang mga anak niya. Pero at least itong mother plant ko, hindi ko na siya napapatay. Unlike dati talaga na lagi ko siyang napapatay. Number 6 na plants na hirap na hirap ako makapagpabuhay dati ay itong Tetrasperma. Hindi naman dahil sa ang hirap niya alagaan. Hindi rin dahil sa maarte siya sa pwesto.
ano, parang biglang na ano eh. Kasi itong mga tetrasperma ko dito ay laging nahuhulugan ng bayabas, laging natutumba ng aso namin. Hindi ko alam kung bakit, ang swerte-swerte niya talaga sa akin. Nakapagpatangkad na ako sa kanya kaso napuputol lagi. Napatay yung mother plant niya, yung naputol ay tinanim ko, nabuhay ulit. Hanggang sa napatay na naman, parang ganon. Hindi ko siya tinigilan hanggat na ano, kahit yung isang nudes na lang talaga na wala na talagang dahon. Buti na lang nakapagpasiba ko nun. Nilagay ko sa sphagnumus, nabuhay ko siya. Kasi, ang ano talaga, gandang-ganda ako sa ano niya, sa dahon niya. Kahit hindi siya variegated, nagagandahan talaga ako sa mga dahon niya. Tapos hindi masyadong malalaki yung mga dahon. Halos pagka yung mga dahon ay magkakaparehas yung laki, yun yung gustong-gusto ko sa kanya. Kasi hindi masyadong lumalaki yung dahon. Tapos hindi masyadong nag-iiba yung mga dahon na magkakasunod. Parang ganon. Tapos yung paukit-ukit na pa-sexy na niya, yun yung gustong-gusto ko. Kaya lang, sad to say, lagi ako napapatayan. Buti na lang ngayon, kahit papaano, hindi na namamatay itong tetrasperma ko dito. Hindi na natutumbahan, kaya nilipat ko talaga siya sa pwestong hindi na malalaglag, hindi na tatamaan ng ano ng aso, makukulit na aso ko dito, hindi na malalaglaga ng bayabas. Kasi ang swerte niya talaga, meron talagang ilan-ilan na halaman na masaswerte sa bayabas ko dito. Kaya, dati, naiinis ako pag nalalaglaga ng bayabas yung mga halaman ko. Pero ngayon kasi parang sinanay ko na yung sarili ko na hindi ako mainis para. Kasi ginusto ko to eh. Parang ganon. Parang tinanggap ko na lang sa sarili ko na ayoko rin kasi paputol yung bayabas. Kasi nga, nagbibigay rin siya ng ano dito, shade. Tapos, hindi masyadong mainit kasi nga may bayabas kami dito. Unlike, pag pinaputol ko siya, super init. Tapos, wala pa akong mapagsasabitan ng mga hanging plants ko, mga hoya ko. Ganon. Kaya, tinanggap ko na lang sa sarili ko na ano. Ang gagawin ko, ang ginagawa ko na lang, pag kami nalaglagan or naputol na ano na ang tawag dito na stem, iniisip ko na lang siguro kailangan ko na talaga siyang i-propagate na nun, pampalubag loob ganun. Pero at least wala kaming ano dito, wala, hindi masyadong mainit. Tapos may nalalagyan pa ako ng mga hoya-hoya ko, mga ganun, mga nakahanging plants. Tapos mahangin pa yung ano namin, pwesto namin, kasi yung hangin parang na-filter pa ng mga dahon ng bayabas. Yung hangin hindi masyadong mabaho, hindi masyadong maalikabok, gawa ng mga dahon ng bayabas. Number 7 na plants na nagkanda patay-patay ko na yung mga mother plant noon pa, 2019, 2020. Nag-start talaga ako sa kanya 2019. Yung mga maliliit pang mga ano, ito yung mga bigonya. Maliliit pa yung mga dahon, pero ang gaganda kasi ng mga bulaklak ng bigonya, di ba? May mga pink, may mga ganon, may mga lumalabas na red, ganon, may violet. Ay naku, napapatay ko talaga siya, ti. Pero hanggang ngayon, napapabili pa rin ako sa kanya. Kasi bet ko yung mga makakapalang dahon, tsaka yung makakapal yung stem. Parang mga aglaw, mga ganon. Bet ko yun. Ito, makakapal din yung dahon ito. Yan, favorite ko yung mga ganyang mga dahon. May makakapal. Ayan, makakapal din yan. Same sa mga bigonya. Buti na lang nakapagpabuhay na ako. Ayan na siya, oh. Ayan na siya, oh. Buhay na siya, oh. Naalala nyo nung nakaraan nag-video ako ng garden tour ko. Nakatiklop yan, di ba? Yung bigonya na yan. Ngayon, oh, nakabukang-kang na siya. Buhay na siya. Ibig sabihin, may ugat na yan siya dyan. Hanggang ngayon, buti na nga lang yung mga rare na bigonya dati na tag 500, tag na 900, no? Ngayon, ang mura na. Kaya nakakapagpabuhay na ako. Nakakabili na ako ng ano, kahit na meron, magkano ba yung bili ko nung nakaraan? 100 plus lang ata yung bili ko, tapos pinropagate-propagate ko. Susunod na video, i-share ko sa inyo kung ano nangyari sa journey ko sa pagpropagate ko dito sa bigonya na to, kung nakapagpabuhay ba ako. Ano pa yun eh, hindi ko pa alam kung mabubuhay ko talaga eh. Saka ko na i-upload siguro sa journey ko na yun. Ipo-post ko na lang. Gandang-ganda kasi ako sa mga dahon nila, nangigigil ako. Wait lang, pakita ko sa inyo. Tingnan mo naman kasi, ti. Sino ba naman hindi magagandahan, di ba? Pero siyempre, iba-iba naman tayo ng gusto. Ako kasi, bet ko talaga yung mga makakapal, oh. Makakapal yung dahon. Tapos yung stem. Buhay na yan siya. Ay, oo, buhay na nga siya. May ugat na siya. Ayan, oh, ayan. Yan. Yan, may ugat na siya, ti. Hindi ko siya inano. Hindi ko siya tinakpan or kung ano. Hinayaan ko lang siya dyan, nakatusok. Hala, nabuhay siya, oh. Sana mag-tribe na siya ng bonggang-bongga, maparami ko siya. Kasi, gandang-ganda ako sa kanya, oh. Mga bigonya na yan, oh. Hindi, nasawing palad lang talaga ako sa kanya nung mga nakaraan. Pero, ngayon, tinatry ko pa rin silang mapabuhay. Iniisip ko pa rin kung paano ko silang mapapabuhay dito sa akin, sa pwesto ko. Kasi, di ba, iba-iba naman yung halaman natin. Gusto yung gantong, ano, pwesto, gusto yung ganto. So, hinahanap ko talaga kung ano yung gusto niya para gustuhin niya dito sa akin. Di ba? Number 8 na plants na lagi ako napapatayan pero hindi ko pa rin tinitigilan ay itong Borsi Albo.
Itong Borsi Albo ko na kasi dito, nag-start to. Binili ko kay Sir Betchoy. Tapos, nakapag-propagate na ako sa kanya. Kaso nga lang, natsugi. Two times ata ako nag-try sa kanya. Natsugi na naman. Pero hanggang ngayon, tinatry ko pa rin siyang mapabuhay. Kasi nanghinayang talaga ako. Nakakainis lang kasi dito sa mga Borsi Albo na to. Kasi, ano, pagkapangit yung variegation na nakuha mo, hindi maganda yung genes ng variegation na nakuha mo. Nagre-revert siya. Prone siya sa pagre-revert. So, etong mga Borsi Albo, yung Borsi Albo ko dito, medyo matangkad na siya. Yun nga lang, alternate yung nangyayari. May green, may merong variegation, may wala. Sunod-sunod, hindi consistent yung may variegation na dahon. Pero hanggang ngayon, gusto ko pa rin bumili ng mga ng Borsi Albo. Gustong-gusto ko yung dahon niya, tapos yung var niya. Meron kasi akong yung mga, kaya ngayon pag pumipili ako ng mga variegated na plants bago ako bumili, mini-make sure ko muna na maganda yung var niya. Kasi katulad ng mga snow white kong mga marble queen, yun talaga yung variegation na gusto ko, na hindi naman nagtutunaw, nagma-marbling lang siya. Yun yung mga hindi masyadong tunawin ng mga dahon. Kasi pagka pure albo, pure white na talaga, full moon na talaga yung pagka-albo niya, pumapangit din siya. Pero pagka kakaunti rin yung variegation, may mga katulad sa mga albo na monstera, na borsigiana, yun yung yung prone sa reverted. Kaya sayang lang ng bili kung laging reverted naman yung lumalabas. So itatry ko pa rin sa kanya, makapagpabuhay ako ng mga ng propagation sa kanya. Sana makapagpabuhay ako dito sa mga lumalabas na to, kasi meron akong puputulin na sa susunod siguro para matanggal na yung pagre-revert niya. Puputulin ko na yung one leaf niya para matanggal yung pagre-revert niya. Di ko siya tinitigilan kasi ang mahal ng bili ko sa kanya. Ang mahal pa noon, tapos ang konti pa ng variegation niya. Unlike ngayon na makakabili ka na lang ng mura, pero ang ganda na ng variegation, diba? Kaya hindi ko pa rin siya tinitigilan kasi bukod sa nanghinayang ako sa binili ko sa kanya, nanghinayang din ako sa plants kasi imbis na maganda siya, pero binibigay ko naman sa kanya yung lights na gusto niya. Yun nga lang, di ko sure kung bakit ganun pa rin yung lumalabas sa kanya. Kasi yung mga katabi niya, yung mga Jose Bunok naman na katabi niya, ang ganda naman ng variegation. Kaya lang, pagdating sa kanya, ang pangit talaga ng variegation. Aga-alternate, nagre-revert, nagkakaroon ng alternate yung paglalabas ng mga variegated na dahon. Number 9 na plants na napatay ko dati, napumangit dati, napatay ko na naman, bumili na naman ako. Tapos ngayon, bonggang-bongga na yung mga ano ko sa kanya. Yung pag-alaga ko sa kanya, alam ko na kung paano siya alagaan. Kung paano siya gawing lush, ganon. Kung paano maiwasan yung mga tusok-tusok, mga ano niya, ang tawag doon. Kung ano yung potting mix na gagamitin sa kanya. Kung ano yung magandang fertilizer na gagamitin ko sa kanya. Ay, itong si Birkins, si Philodendron Birkins. Kasi diba si Philodendron Birkins, ang tagal niyang mapalush. Ang hirap niyang buhayin kasi ayaw niya nang na-overwater siya, ayaw naman na nauuhaw. Tapos, pag niripat mo siya, naglalagas yung mga dahon niya, parang ganun. May mga ganung instances eh, na ang pwesto mo, pag nilagay mo dun sa pwesto na to, ay papangit yung mga dahon na lalabas sa kanya, nagkulay green. Hindi mag-maintain yung pinakadahon niyang may mga puti-puti. Yun, danas ko yun sa kanila. Pero ngayon, at least alam ko na kung paano sila alagaan. Kung paano i-maintain yung dahon niya na may mga white-white lang, na hindi magre-revert into green. Kasi meron siyang lahi ni Congo na nagpe-plain green, tapos nagpe-plain brown, parang ganon. Kaya pag minsan may makikita kayo sa Birkins nyo na may parang may red-red or brown na half ng dahon, dahil yon sa breed nila, sa mother plant nila. Kasi ex-breed sila, diba? Hybrid sila, dalawang mother na pinagsama. So yung Birkins na to, yung mga pinagdaanan ko sa kanya dati, in-apply ko lang ng in-apply hanggat sa natuto ako sa kanyang mapabuhay siya, mapalas siya, hindi siya mapatay, matigil yung mga pagtutunaw ng mga dahon niya, yung parang rust fungus na lumalabas sa kanya. So ayun, hanggang sa napabuhay ko, masaya naman ako kasi at least hindi ko na sila napapatay ngayon, unlike dati talaga na gusto ko kasi itong dahon na to, yung mga dahon niya na nagwa-white, yung lalo na yung mga bagong palabas, tapos makikita mo yung unfurling, yung pa-unfur pa lang, tapos makikita mo nang puting-puti yung pa-unfurl. Ayun talaga yung best moment of my life.
Last moment of it. Oo, ganun talaga. Parang pagka-plantita ka, mapapasigaw ka pagka ang ganda ng variegation na lalabas ng halaman mo, diba? Mapapasigaw ka sa saya or mapapakanta ka na lang, ganun. Buti na lang talaga nakapagpabuhay na ako sa kanya. Unlike dati, 2 years ago, ang papangit talaga ng mga naaalagaan kong birkins na mamatay, natutunaw. Tapos propagate ko dito. Ang nanay, doon pala ako nag-umpisa sa nanay. Propagate dito, propagate doon. Kasi nga, nagtutunaw yung ugat, ganun. mga karanasan kong mga kalokohan ko dati. At least ngayon, nakapagpabuhay na ako. Kaya hindi ko talaga binibenta yung mga birkins kong mga napalash ko na. Kasi ayoko ng, parang feeling ko, reward ko yun. Kasi sa sobrang ano ko dati, sobrang frustration ko dati na napapatay ko pa rin kahit gustong gusto ko, kahit inaalagaan ko sila ng gusto na tapos napapatay ko pa rin, ayun yung gift nila, parang regalo nila sa akin na ang ganda-ganda na nila ngayon. Number 10 na plants na ang hirap-hirap dating buhayin, na napapatay ko, natutunan ko, tapos bibili na naman ako, tapos ayaw kong tigilan. Mahilig kasi ako sa mga ganitong dahon, yung mga silver. Ito si Peperomia silver russo. Mahilig kasi ako sa mga dahon na itong mga silver, ganun. Tapos mapula-pula yung mga stem, ganun. Ang ganda kasi niya. Lagi kong napapatay ito dati hanggang sa hindi ko talaga tinigilan. Kinuha ko talaga yung piliti niya. Paulit-ulit akong nagpo-propagate sa kanya. Kunyari, bibili ako ng isa. Hindi pa masyadong lush. Kahit mga hindi pa siya masyadong lush, nagpuputol talaga ako. 2-3 dahon sa kanya, tapos ipopropagate ko. Lalagay ko sa lalagyan sa ano nga to, sa parang tab, tapos lalagyan ko sphagnum moss, tapos bubuhayin ko siya doon hanggang sa nakapagparami ako sa kanya, hanggang sa nakuha ko na yung kiliti niya. Kasi lagi ako napapatayan pagka natatakot ako, katulad dito sa peperomia na yan, lagi ako napapatayan. Kaya ang ginagawa ko, nagpo-propagate agad ako habang meron pa akong mother plant. So kung mamatay mo yung mother plant, ang nangyayari, yung baby plant na lang yung bibigyan ko ng pag-asa, parang ganun. Parang doon ko na lang ipo-focus yung sarili ko. At least meron pa akong naalaga ang baby plant. Parang ganun, para makapagpabawas din ng sakit pag napatay yung yung mother plant, ganun. Pero at least ngayon nakapagpabuhay na ako nitong silver russo na to na peperomia. Yung peperomia din kasi isa sa mga favorite plants ko din. Yun nga lang, mahirap silang alagaan, kaya medyo rin tayo pagka ang alam natin, pagka bibili tayo ng plants na gustong-gusto natin tapos mahirap alagaan, medyo ihanda na natin yung sarili na natin kung mamamatay ba siya o hindi. Kaya ang ginagawa ko, pagdating pa lang sa akin, kahit mga 5 hours or 1 week pa lang, magpuputol na talaga ako ng bulaklak, ng down sa kanya para mapropagate ko siya. Para mapatay man yung mother plant, meron akong maaalaga ang baby plant. Pang-last na plants na love and hate ang nangyari sa amin. Ilan ba napatay ko nito? Isa lang naman ata napatay ko nito. Si Selum, si Philodendron Selum. Nung napatay ko yun, parang nagkaroon ako ng lesson learned, parang gano'n na nangyari sa akin. Kasi yung nabili ko palang Selum ay kaunti pa lang yung ugat. So pag bibili kayo ng Selum para hindi kayo mapatayan, yun yung pinakasekreto talaga ng Selum. Pag bibili ka, kailangan marami ng ugat, healthy ang ugat. Kasi mas maigi nga pag bibili ka yung mga uprooted, para kita mo na yung ugat. Uprooted na hindi natuyo or hindi masyadong basa, parang ganon. Kasi pagka nabili mong basang-basa, tapos nagtutunaw na yung mga ugat, sabihin, hindi na yun healthy, maglalagas na yun, magdidilaw yung mga dahon na yun, mamamatay din yun. Maganda pa rin bumili ng mga, yung buhay na buhay, nakita mo na yung ugat, parang naglalabasa na sa ibabaw ng pating mix niya yung ugat. Ayun, hindi mo na talaga mapapatay yun. Isa kasi yung Selum sa pinakamatibay na halaman sa Philodendron, na kahit na ma-underwater, ma-overwater, basta maugat na siya, marami siyang ugat, mabubuhay at mabubuhay siya. Mapa-direct sunlight, mapa-indoor or hindi masyadong naiinitan, mabubuhay si Selum. Yun nga lang, marami pa rin hanggang ngayon, marami pa rin nahihirapan magpabuhay sa Selum. Pero I'll tell you, yun lang talaga ang pinakasikreto. Kumuha kayo ng Selum or bumili kayo ng Selum na yung talagang totally well-rooted na, kasi para sure na hindi ka talaga mapapatayan. Or talagang makikita mo naman yung well-rooted na may bagong suloy na lumalabas sa kanya. Ibig sabihin, maganda yung pagkaka niya dun sa potting mix niya. Gusto niya yung potting mix na yun. Tapos, bukod dun, syempre, lagi mong bibigyan ng magandang soil mix yung Selum mo. Kung bibili ka pa lang ng Selum, kung bago ka pa lang nag-aalaga ng Selum. Meron akong 5 mistakes sa pag-aalaga ng Selum. Ayan, click niyo yung video na yan. Kasi, sinare ko dyan kung ano yung dapat iwasan para makapagpabuhay or hindi ka mapatayan ng Selum.